Yun, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, sa ating kababayang OFW, kumusta po tayo? Ako po muli si Taong Gala. At syempre, binabati natin ang isang maganda at masagandang araw ang ating mga ka-business at mga kapapi dyan. Kumusta kayo mga kapatid? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ito pong kunting reaction lang ano po sa nangyari nga pong sitwasyon ngayon kay Bong na tila ay nagkakapalagayan sila ni Diyosa. Pero magpaganoon pa man, katulad po ng nababasa ninyo sa thumbnail, sa ating pong thumbnail, hindi pa man nakakaporma, pero madami na pong kontra. Yun po yung ating tatalakayin sa ating pong reaction video sa ngayon, mga kaibigan. Hayaan nyo pong samahan nyo ako sa paghimay ng ilang pong mga punto na nais din natin i-share bilang isang nagmamahal kay Bong. So yung mga ka-business sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. So alright mga kaibigan, maligayang pagbabalik. Ito na nga po. No? Kung atin pong mapapansin mga kaibigan, 13 taon na hindi naramdaman ni Bong ang salitang pag-ibig o pagmamahal. Mula doon sa kanyang pinagdaanan, ay talagang masasabi natin na ngayon ay uhaw siya sa salitang pagmamahal. Bakit ka mo? Dahil naunang naramdaman ni Bong, naranasan ang pag-ibig nung sila ni Maylin, hindi ho ba? E nung pumasok siya doon sa rehabilitation, pagkatapos paglabas, all of a sudden, naputol ito dahil sa desisyon ni Maylin na kumbaga lumayo kay Bong dahil doon sa bisyo di umano. Okay? So, along the way, habang nandyan si Bong, tila naudlot, naurong itong salitang pagmamahal, sumulpot bigla si Claressa. At talagang hindi natin inaasahan dito, mas lalong umigting yung pagbibigay pakahulugan ni Bong ng pasalitang pag-ibig dahil mula po sa Hong Kong ay lumipad sa papunta po sa Pilipinas ano po. At pagkatapos ay sa ilang araw ay nagkasama sila. At dito mas lalong umigting yung talagang pagbibigay pakahulugan ni Bong sa larangan. At sa katunayan, tulad nga ng sinasabi natin, nabago ang pananaw ni Bong. At mismo si Bong ang kanyang pagkatao ay tumaas ang kanyang kamalayan na siyang naging magandang papel ni Claressa. Pero nakakalungkot man isipin na kung paano siya biglang dumating, ay ganoon din naman biglang nawala. At ito na nga po, tinuldukan na po ni Bong ang kanilang relasyon at hindi na po talaga kailanman makakabalik pa yan dahil sa itinapon na nga po ni Bong ang kanilang alaala na larawan at syempre ang kanyang singsing. Tulad ng sinasabi, kapag nawala na yan at itinapon na, ayan na po yung talagang huling sandali na kailanman ay hindi na makikita pa muli si Claressa. So sa pagkakataong ito, nung itinapon niya ni Bong, naka-mindset na siya uli kay Maylin, nabalikan siya kasi uhaw siya sa pagmamahal eh. Parang kumbaga, ay, si Maylin na lang kasi at least si Maylin ganito ganon. Liligawan niya si Maylin. So, ibig sabihin mga kapatid, kaya ko dinidiscuss ito, kahit wala po at hindi ipakilala or makilala ni Bong si Diyosa, naka-mindset na po kay Bong ang pangliligaw muli at makaranas ng pagmamahal. Papunta kay Maylin. Ngayon, ito nga po yung tinitingnan natin ang gulo kasi syempre may problema nga po kay Maylin dahil komplikado din ang buhay. Una, may mga anak si Maylin na kailangan isaalang-alang. So dito, parang nagiging sabihin natin na andyan man yung suporta ni ka-business ano po, pero nagiging alanganin siya dahil nababasa niya yung sitwasyon at katayuan ni Maylin. Kaya nagkaroon sila ng pagkakataon na pwede bang ipakilala natin si Diyosa kay Bong. Pero ganun pa man, nandito na sa proseso ng pagkakapakilala, pagpapalagayan ng loob, nagkakaroon ng negatibong impression ito sa ibang tao na ka-business, huwag mong ipilit si Diyosa, ilayo mo si Diyosa, ka-business, hindi dapat ganoon, ka-business. Ang daming kumikwestiyon sa larangan ito. Alam niyo po, hindi naman ilalagay ni ka-business sa balag ng alanganin si Bong eh. Kasi kapamilya na nga po ang turing niya. At nasasaktan siya kapag nasasaktan si Bong. So itong mga hakbangin ng pagkikilala, ay isa lang
pamamaraan na bigyan si Bong ng other kumbaga other choice, yung may iba siyang iba yung siyang pagpipilian. Kung nakapaling na ang kanyang pagkaisipan doon kay Melin, tika, mayroon pa ditong iba, tingnan mo muna. At kaya nga ho, nasa proseso sila ng pagkakapagkikilala. At naging maganda naman kasi positibo naman yung reaction ni Bong, ano po, para kay Jusa. Kaya nga lang, ako sa gaya ng akin bilang reaktor at ang mamahal kay Bong, hayaan muna nating lumigaya si Bong. In a way na, hayaan muna natin yung kanyang desisyon. Di ho ba? Huwag naman tayo agad-agad mag-desisyon na huwag. Parang tutol tayo agad. Tayo bilang nagmamahal kay Bong, tingnan natin kung ano yung magiging takbo. No? Ganun po dapat. Pero sa ngayon, na nasa proseso pa ng parang maaga yata yung magiging reaksyon natin na wag, parang tutol agad tayo. Di ho ba? Tingnan muna natin ang pagkakataon. Lahat tayo nagmamahal kay Bong. Lahat tayo gusto na maging masaya si Bong. Lahat tayo gustong magkapamilya. Tinitingnan natin yung anggulo na, okay, si Jusa, una kung ako ang tatanungin nyo, anong stand ko? Ako, buto ako kay Jusa. Bakit? Pareha sila ng sitwasyon. Dalaga si Jusa. Kailangan nga lamang dito, medyo, kumbaga sa pagte-training, ay mahaba-habang pagte-training ito dahil sa sitwasyon nilang dalawa at sa kanilang mga pinagdadaanan. Pero, kung si Bong po noon, ang titingnan natin, si Bong, mula sa pagiging taong grasa hanggang sa ngayon, nabago ang buhay sa pamamagitan ng tamang pag-guide, how much more sila na andyan kung sakali man babalutin sila ng salitang pagmamahal. O diba? So madaling mag-guide yan. Hindi naman lahat ng bagay ay pababayan. At syempre, ikaw, tayo na nagmamahal kay Bong. At kung sakali man, ano po, mangyari na magkaroon ng kaganapan sila ni Jusa, hindi rin naman tayo titigil sa pag-guide sa kanila. Nandyan pa rin naman tayo para itama sila. Ang pinakamaganda lang dito, nandito tayo sa punto na malaki na at mataas na yung kamalayan ni Bong. Nakikinig na siya sa mga advice at naanlalaman na niya kung ano yung tama at mali. Yan ang pinakamagandang punto. Hayaan natin na mag-desisyon. Oo, mag-desisyon si Bong sa puntong ito. Pero wag naman sa punto na andyan pa lang kumbaga ay nag-aatim pa lang yung tao ay wag! O, di ba? Parang ano na agad na aatim pa rin. Wow! O, parang ganun agad ang datingan, no? Parang ang hirap ng ganun. Kaya nga, sinasabi natin, hayaan muna natin lumigaya naman siya. Tingnan natin. So, malayo pa ang takbo nito. Ang problema nga lang, yung ibang mga kaibigan natin na syempre, mainit ika nga at medyo diskontentado agad sa ganitong mga hakmangin, iba na agad ang pananaw. Huwag natin ilihis ang isyo. Kasi hindi na po yung usapin. Ang usapin dito is kung paano maging maligaya si Bong. At agree ako sa naging desisyon ni Kabusiness na ipakita kay Bong yung, kumbaga, eto, mayroon dito, huwag kang mag-alala, mayroon dito ang iba pang pagkakataon na pwede mong pagpilian. Kasi naka-mindset na siya kay Maylin. Doon pa lang, sa pagpapahayag ni Bong, ano po, doon sa pagpapahayag ni Bong kay Mr. Kabusiness na mabalik na lang ako kay Maylin, makita natin na medyo hindi man direktang nakapag-komento si Kabusiness, pero nakapag-tika muna. Parang, o diba, hindi man siya direktang nakapagsabi ng ganun. So, kailangan natin sa sitwasyon ngayon, i-guide si Bong. In a way na, hindi natin pwedeng mapipigilan kasi nag-aalburuto, kumbaga ang puso at damdamin ni Bong, gusto na niyang magmahal, gusto na niyang makapagroon ng asawa. So ang kailangan natin dyan is i-guide siya. Okay, so gusto niyang makapag-asawa, hanapan ng pwedeng tao na makapartner niya na hindi komplikado ang buhay. Kasi kung magkakaroon ng pagkakataon na hahayaan na, okay, sige, dahil gusto mo kay Mel, sige, balik, ligawan natin si Mel, balik uli. Hindi, parang hinayaan lang natin si Bong na alam natin yung susuungin niya is napaka-komplikado. Dahil nga po, may mga anak si Maylin. Hindi natin sinasabi o tinatawaran yung pagmamahal ano po, ni Maylin kay Bong. Pero labas na tayo doon sa mga damdamin ni Maylin. Pero ang ibig sabihin, sumisentro tayo ngayon sa damdamin ni Bong. Na bilang nagmamahal kay Bong, binibigyan natin ng proteksyon na hindi siya malagay sa balag ng alanganin. Kasi kawawa siya. Maging basihan sana natin yung karanasan nila ng klabong. Hindi ho ba? Nasaktan doon si Bong. Yung pagtapon lang ng picture lang larawan at saka sing-sing. Sobrang sakit noon. Ako man ay nasasaktan. Ano po? Nakangiti lang siya pero ramdam natin yung sakit. Ang kagandahan lang dito, tila malakas na si Bong dahil kayang-kaya na niya
makontrol ang kanyang nararamdaman. At ginawa niya, naging masaya lang siya, di ba? Sumama siya sa mga misyon. At ngayon, eh ito, mas lalong maging masaya kasi mayroon siyang nakikilalang Diyosa. Kaya ang tanong, sila na ba talaga? Ano po ang mangyayari? So, ayan po yung mga katanungan. No po. Kaya po tayo nakakapag-reaction kasi nakita ko po talaga sa comment section na minsan may mga iba na parang kontra agad. So, hindi pa man nangyayari, hindi pa man nakakaporma, ang dami ng kontra. Hayaan mo na natin takbuhin ni Bong. Hayaan mo na natin lakbayin ni Bong. Namnamin ang salitang pag-ibig patungo sa isang seryosong relasyon. Nasa posisyon pa lang sila ng pagkikilala, kung sakaling mangyari man na maging ganap sila, ako bilang ako ay hindi ako tutol. At magiging masaya ako dahil nakikita ko hindi komplikado ang buhay. Malaking hamon nga lang, katulad ng sinasabi ko at inuulit ko, ang malaking hamon lang dito yung kanilang sitwasyon. Dahil pareha sila ng pinagdaanan. Pero naniniwala ko na kapag kung sakaling mababine sila, mapapagsama sila ng salitang pagmamahal at tamang giya ni ka-business at Mrs. Ka-business, at ganoon din tayo ng mga nagmamahal kay Bong, we do believe magkakaroon ng magandang pamilya si Bong. Kayo mga kapatid, ano po yung comment ninyo? Ako po si Taong Gala, and please do connect Papa Dance, and of course, ka-business family, and ka-business official. Siyempre, sama natin thinking body mga kapatid. Isang quick reaction lang po ito, ano po, kasi po, katulad yung sinasabi natin, hindi ko rin napipigilan ang aking damdamin kapag nakakabasa ako ng mga komento na tila kontra agad, hindi pa man nangyayari. Sa madaling salita, wag muna natin bibilangin ang sisiyo kapag nasa itlog lang. Hanggang sa muli po mga kaibigan, magandang araw, magandang buhay.